Safe ba na gawing fixie itong mga lumang road bike frames? Tara at tignan natin. First, kung bago lang po sa channel ko, ako nga pala po si Admin Allen ng Manila Urban Fix. Magawa ako ng mga cycling videos, especially for fixed gear. So tara, at simulan na nga po natin mga first. So mga kamafers, mayroon po tayong dalawang questions ngayong araw o ngayong video na to. So yung una po ay mga kamafers, itong mga klaseng frame na ba to? Mga road bike ba talaga to? O mga fix ito na luma lang kaya ganyan yung design? Tapos yung pangalawang question naman po mga kamafers is kung safe nga ba talaga gamitin ang mga ganitong klaseng dropouts para sa isang fixie? O nga pala mga kamafers, itong video na to short lang kasi hindi naman kailangan niya na sobrang habang explanation. So in short, straightforward po yung video na to. Para na din, hindi sayang sa inyong mga oras. So, sagutin na po natin yung pinakaunang katanungan mga kamafers. So, basically, itong mga frames na to ng mga may ganitong dropouts are basically mga lumang road bike frames po siya mga kamafers. Yes, hindi po siya mga lumang fixed gear frames. So, kung hindi ako nagkakamali kaya ganun pa rin yung dropout niya is because kailangan niya sa rear derailleur and ease of paglagay na din, no? Dito po na isang fixed gear, ganun lang siya. Like, ganun lang, horizontal lang. And o nga pala mga kamafers, ito mga kamafers, ang tawag po dito ay dropouts. And ngayon ko lang nalaman to, ang galing ha, ngayon ko lang nalaman to, pero sa fixed gear pala, hindi pala tawag sa kanya dropouts. Hindi pala yung proper term sa kanya dropouts, kundi track ends. Wow, the more you know. So anyway mga kamafers, bigyan ko yun ng example na lumang road bike na classic frame na ganito. Ito nga, Colnago Mexico frame. Tapos ito, bigyan ko pa kayo ng example na luma din, pero fixed gear naman siya. So isa to sa mga classic. So ito po ay isang Panasonic na NJS track frame. And also mga kamafers, yung pagka-horizontal lang niya, hindi na siya masyadong ginagamit sa road bike. Pero mga kamafers, there are still some instances and meron pa rin times na ginagamit pa rin yung horizontal dropouts sa isang road bike tulad nga nitong Cervelo P3 na time trial frame set. So doon naman po tayo sa pangalawang question mga kamafers, kung pwede nga ba i-convert ganitong lumang road bike classic na dropout at gagawin mo siyang fixie, maglalagay ka ng fixed gear na wheelset. So ang answer ay po niyan mga kamafers, ay, yes! Pwedeng-pwede po and it is super, super, super safe. So, baka magdaka kayo mga kamafers, mag-check kayo, alo, hindi safe yun. So, mga kamafers, meron po akong tinanungan na OG po sa fixed gear scene, mekaniko, and also a mechanical engineer graduate. So, ewan ko na lang kung ano pa yung masasabi nyo kasi mechanical engineer na talaga to. Engineer! So, mga kamafers, sinabi niya mismo, sinabi ni Sir Gilbert mismo ng Simple Cyclery, sinabi niya, yes! Perfectly safe. So, mga kamafers, it is perfectly safe na gumamit ng ganitong horizontal classic road bike dropouts to convert into a fixed gear. Ang hindi lang po pwede mga kamafers is yung dropouts na literal na ganon. Bakit mga kamafers? Kasi yung ganon, hindi mo matitension yung chain, so therefore, madidisgrasya ka dahil hindi maganda yung chain tension. Dahil masyado maluwag, pwede matanggal. No, bakit hindi ma-chain tension? Kasi wala siyang move na forward and backward. So, again, hindi mo siya matitension. And in my humble personal opinion mga kamafers, it is again perfectly safe po itong mga klaseng horizontal dropouts and meron na po mga friends na gumawa niyan. Yes, it is perfectly safe basta tama yung higpit, hindi maluwag. Isa na yun si Ellie, you know, kilala naman si Ellie sa mga OG muff people. Pero yung mga ganun dropouts, mga kamafers, yung mga ganun dropouts, pwede nyo siya i-convert. So may nabibili pong converter na ganun or adapter rather, pero still para sa'yo ng pangit particle. Pero meron lang akong dalawang concerns dito, mga kamafers. Is una, para sa akin na, hindi naman na nag-road bike. Kasi, since made siya for road bike, so there will be gears, there will be sprockets. So, iniisip ko ang mangyayari, masyado malaking space between ng dropouts. So, kapag ihigpitan mo, masyado siya mako-compress. Tapos, itong last na concern ko naman, which is, pwede din siya sa fixie, is since may stretch siya na pag-anon, or mako-compress, rather, dahil malaki nga yung gap, dahil made yung dropout na yun for more, or many sprockets, again, pwede dito sa fixie, is yung issue sa chain line. So, basically, pwede siya hindi pumantay.
And kapag hindi pwede pumantay, pwede masira yung kadena basically. And madalas din yung nangyayari sa mga fixed gear, especially sa mga damaged na frames or pangit na frames. So yun lang po mga ka-offers, as usual, ride brake is safe at nadaan, wag po lalapit sa truck and bus. And of course, mag-ingat po kayo, ride safe, magsuot ng helmet, wag lalabag sa batas trafiko. And of course mga ka-offers, kita-kita sa daan, peace. Sana nasagot ko yung mga tanong. Bye-bye!